Pero ito ang ating rest backer for today na galing pang Mindanao, yes, si Hilda Joy Togonon. Ano mo si Jenny? Hi, Hilda. Hello. Nga, ano, kaapelido niya si Miss Universe, yes. First runner-up. Eh, si Hilda Olvidado, kaano-ano din. Ba yun? Kamusta kayo? Okay lang po. Masaya kayo? Excited? Medyo. Medyo. Nagkasa yeah, po sa Mindanao, Ate Hilda? Sa Diga City, Davao del Sur po. Taka Davao, oo. Daming mga ano dyan. Ang daming mga singers na nanggagaling sa Davao. Oo, KZ Tandingan, Dagadigos yun. Mm-hmm. Yan ba yung profession mo talaga? Yan lang yung ginagawa mo, pagkanta? Or may meron ka bang day job? May work po ako. Then, balikanta-kanta na lang, sideline, ganun. Ano bang klaseng trabaho yan? Monitoring staff sa isang provincial capital. Sa Davao del Sur. Provincial? Capital. Ano ba ginagawa ng monitoring staff? Meron po kaming mga scholars, mm-hmm, doon din. Ako po yung nagbo-monitor kung active pa ba sila sa pag-aaral. Opo. Ganun. Wow. Maganda yun. Oo. Kasi para yung binibigay ng gobyerno, talagang napapakinabangan. Opo. Hindi, at saka ikaw, bilang scholar ka, alam mo na may nagbabantay sa inyo. Basta-basta na binigyan ka ng scholar. Pero na-experience mo na ba yung mga bata, hindi na talaga pumapasok yung iba? Bali, nagre-report naman din sila sa amin. Mm. Yung hindi, bakit hindi? Opo. Ano yung madalas na reason nila? Bakit sila tumitigil sa pagiging scholars? Usually, nila? Kasi yung scholarship na binibigay ng capital namin is only 6,000. And then the rest of the tuition fees are binabayaran na nila. Then, financially then hindi nila kayang bayaran ng mga the rest. Usually ba magkano yung tuition ng mga students ngayon? Mga 20,000. Ano ba ito? Public, private, and public? Depende pa sa pareho. School yan? Depende sa students. Okay. Pero malaking tulong na yung 6,000. Oo naman. Sa makukunin yun. Every semester. 6,000 every sem. Apo. Malaking tulong yun. So, ilang sem ba meron? Minsan apat eh. Depende. Na sem. So, apat, 24,000 yun. 24,000. Yung 6,000 na yun, ano yun? Pag full scholar ka na nun. Lahat na yon. Lahat ng students makakatanggap ng ganun. Ano ba yung qualification? Paano nakakapasok bilang isang scholar sa inyo? For this year, wala kaming parang nire-refuse or nire-reject ng mga applicants. As long as makapag-apply sila for before yung enrollment, tinatanggap talaga namin sila. Mm-hmm. Basta makapag-comply sila dun sa mga requirements, yes, na kinakailangan. Mm-hmm. Yeah. Pwede ba mag-promote yun kung paano mag-apply? Baka pwede ka mag-promote. Oo, para maraming ma-inspire na mag-aral. Ma-encourage natin yung mga kabataan. Baka may matulungan tayo ngayon na nanonood ng Showtime Online. Okay, sa lahat ng mga taga Davao del Sur na gustong mag-aral, yung hindi kayang tustusan yung mga panggasto sa school ninyo for this coming semester, pumunta lang po kayo sa Room 10 sa Provincial Capital ng Davao del Sur. And then just comply the requirements, the biodata, barangay certificate, at saka yung previous grades ninyo. Previous grades. So pwede ka mismong hanapin, Miss Hilda. Pwede na. Ayun, si Miss Hilda mismo, lapitan nyo. Habang nandun na kayo, baka marinig rin siya, mo rin siya kumanta in life, di ba? O ito, balik tayo sa pagkanta noon, Miss Hilda. Kasi di ba, rest backer ka. Kamusta yung huli mong salang? Ano nangyari? For that time po, hindi po ako nanalo kasi sobra po yung kaba na nararamdaman ko. So, right after po ng performance ko, parang nasabi ko, hindi talaga ako mananalo nun. Naramdaman nyo na kagad? Oo. So ngayon po, ano pong pakiramdam nyo ngayon? Sa oras na to, parang wala pa akong kaba nararamdaman. Baka mamaya. Pero hindi na ganun kakaba. The before. Sino ba ang defending champion na nung sumalang ka? Si Venus Pelobello. Parang two days lang din. Oo. Naalala mo po ba yung kumbaga critique sa inyo ng Jurado that time? Sa time na yon, obviously napansin nila yung kaba sa voice ko. Medyo naging shaky siya. Mm-hmm. And then sabi nila na siguro, kasi first time ko noon. Then next time daw na sumalang ako, parang ibigay ko na lang na din yung lahat ng best ko kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maisalang sa taong natanggal. Seize the moment, sabi nga nila. Ngayon ba, mas iba yung mindset mo ngayon compared dun sa unang salang mo sa taong natanghalan?
For now, mas naging confident siguro ako. Mas dahil confident, dun sa, oo. Sa naging experience ko at saka sa mga critic na mga horados. O ito, sabi mo, bihira ang nabibigyan ng chance. Ano nang gagawin mo ngayon na binigyan ka ng pangalawang chance para rumesbak? Siyempre, gagalingan ko na at saka ibibigay ko na yung best na maibibigay ko. Ayun. Yes. Maraming maraming salamat po sa'yo. Thank you. Thank you so much. Good luck.